Hi guys, James here, Gaming Central PH, and in our channel, we normally talk about gaming, unboxing, tips and tricks, and anything about Nintendo Switch. Pero sa video na to, we're gonna talk about Funko Pops again. So, sa video na to, papakita ko kung ano yung mga downside ng pag-collect and pag-flip ng Funko Pop. And ito na siguro yung mga reason kung bakit magkukwit na ako sa pag-flip ng Funko Pop. Ito pala yung latest ko na Funko Pop, si Boba Fett. Late bloomer kasi ako na collector ng Star Wars. And naka-ano siya, pop stock. So yung case niya mismo, mga nasa ano rin to, $10. So mga 400 to 500 pesos yung case alone. Tapos syempre yung ano pa, pop pa sa loob. Trading value nito hindi ganun kataas, nasa less than 3,000 pesos lang. But since kasama siya sa line ko and na-collect talaga ako ng mga ganitong figures, binili ko siya. So lipat ko yung view ng mga pops sa inyo para hindi kayo ma-bore habang nagsasalita ako. And guys, so ito ulit si Boba Fett. Mura ko lang 'to nabili. Nabili ko lang 'to ng 1,400 pesos kasama na 'yung pop stock. And hindi ko pa tinatanggal sa pop stock. Nandiyan pa 'yung plastic mismo. So, ang plan ko sa kanya is i-preserve ko lang siya. So, ito naman 'yung mga Mandalorian na line ko. Konti pa lang 'yan, dadagdagan pa natin. So, start tayo dun sa pinakamura kong nabili. Si Cara Dune. So, si Cara Dune, siya yung pinakamahal ko na pop na Mandalorian. Ang trading value nito is more than 4,000 pesos. And nabili ko lang to dati for 300 kasi nag-sale. So, ayan, si Cara Dune. Hindi ko pa siya tinatanggal dun sa mismong box niya. Tapos ito naman si heavy infantry. Ayan. Nabili ko to for 550. Medyo mababa lang yung PPG niya. Ito naman si armorer, nabili ko rin to naka-sale. Nabili ko lang to ng 300 pesos. Ayan. Tapos next natin ito. Itong Mandalorian na Chrome Special Edition. Normally, mga stickered pops, mga nasa 900 pesos. Pero to nabili ko lang to ng 450. Bad. And ito, yung OG na Mandalorian. Nabili ko to parang less than 500 pesos yata. Or saktong 500. Medyo baba lang yung PPG niya eh. And ito naman si Boba Fett. Second release na to. Nabili ko to around 500 pesos din. Tapos trading value nito nasa 1.2 to 1.5. Trading value yun. And ito, yung Mandalorian na 2 stripes. Mas mahal yung yung no stripe. Parang doble, mahigit. So ito, nabili ko to ng sale. Nabili ko to for only 700 pesos. Ito naman, yung Mandalorian na glow in the dark. Special edition din to. Parang GameStop to eh. Counterpart ng GameStop. Nabili ko to for 900 pesos naman. Then to. Si Boba Fett. So again, 1,400 pesos ko siya nabili. So para sa akin, yung Funko Pop, hindi siya ganun ka-ideal i-flip. Kasi more on ano ka dapat sa kanya eh. Hold. Pwede kang mag-flip, pero yung tutubuin mo lang, sobrang minimal lang. Siguro 50, 100, 150, 200 pesos. So, ang pinakamaganda gawin talaga sa Funko Pop is bilhin mo, tago mo, and pray to the gods na sana tumaas yung value niya. And yun yung reason kung bakit maganda rin mag-invest dun sa mga stickered pops kasi mas malaki yung chance na
mas magmahal sila. Ang maganda naman sa mga commons, syempre mura mo lang siya mabibili. Tapos kapag nag-skyrocket yung trading value niya, panalo ka. So parang ano lang, low risk, low reward. Yung sa sticker naman, medyo high risk, tapos high reward. So parang ganun. So for me, yung Funko Pop, maganda lang talaga siyang hobby. Kung mag-flip ka ng Funko Pop, medyo mababa lang talaga yung tutubuin mo. So dun pa rin ako sa gaming console. So ang ganda ni Heavy Infantry. First time ko siyang ilabas sa box. Ilabas ko lang siya para sa video na to. Oh, cute, 'di ba? Bubblehead. So ayan. So gagawa pa ako ng mga content about Funko Pop. Sana suportahan nyo yung mga ganitong video ko. This is James again from Gaming Central PH. Stay safe and happy gaming sa ating lahat.